Good day mga kasicho, welcome muli sa aking channel, sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito, ako ay naglalakad dito sa pathway. Yan, makikita nyo naman yung dinadaan ako sa likuran nyo, yung pathway na yan. Ako ay papunta sa tulay ng mga engkanto. Dahil may nakuha na naman akong bagong kwento tungkol sa mga kababalaghan dito. So pag nandun na tayo sa tulay, ikikwento ko na sa inyo ang pangyayari, kung ano pa ang kababalaghan meron dito. Ngayon ay kukunti daw ang taong dumadaan dito, at sabi nila ay baka sakaling makachempo ako ng engkanto. So tuloy lang ako sa aking pag-ata at paglalakad. Nung unang panahon daw, hindi pa yari ang tulay na ito. Yan, hindi pa yan yari. So ang mga tao ay tumatawid pa dito sa ilog, dito sa daan na ito. Pababa ako, papakita ko sa inyo yung original na dinadaanan ng mga tao. Yan. Ito ang daan palusong sa tulay ng engkanto. Diretso lang. At matatanaw na natin ang tulay. Yan. Yun na ang tulay ng mga engkanto. Nung unang panahon, dito tumatawid pa ang mga tao. Yan. Papunta sa lugar na yun. Yun, dun. Patinganin yan. Lapit natin yan. Pwedeng dumaan dito ang kalabaw, kabayo, paragos, kariton. Dito sila dumadaan at tumatawid sila sa ilog na ito. Pero nung unang panahon, nagkakatubig lang ang ilog na ito tuwing tag-ulan o kung maraming bagyo ang dumadaan. So yan, kung makikita nyo ngayon, narito ang tulay sa ibabaw. Yan, may dumadaan tao. Yan. At sa ilalim nito, ayon kay Mang Atong, ay daw ay merong isang malaking sawa na naglulungga sa hukay dito. Hindi na natin titingnan at baka may istorbo pa. O somewhere doon sa may malaking bato na yon. At ang sawa daw na ito ay sinlaki ng tabo ng shell. Ngayon daw, minsan ay namamasyal dito, naghahanap ng manok na makakain. So kinatatakutan daw ang sawa. At ayon sa kwento nga dito, nung unang panahon pa, ay merong mag-asawa na sila daw ay magbubulante ng mga gulay. Ibig sabihin ng magbubulante is magdadala ng mga panindang talbos ng sili, papaya, langka, kamote, sa palengke. Bulante ang tawag doon. It means small business. Yan. Kung makita nyo yung daan na yun, yan. Yan ang daan. Tapos dito sa akin likuran, yan, yung daan na yan, ay padiretso doon sa kabila. Yung nga nabanggit ko, dire-diretso dyan ang daan. So ayon sa kwento ng mag-asawa na magbubulante ng mga gulay sa palengke, sila daw ay gumising ng madaling araw at nakahanda na ang kanilang mga paninda na gulay. Dahil sila nga ay magbubulante, makita natin ang yan, may tubig ang ilog.
Nung unang panahon, ang ilog na ito ay patay. Sabihin, wala talaga itong sabaw. At nung panahon na yon, ang mag-asawa ay tatawid rito para magdala ng gulay sa palengke. Pero ang laki ng pagtataka nila, dahil madaling araw sila bumiyahe, alas 4, nang tatawid raw sila sa ilog na ito ay ubod ng laki ng baha. Talagang bahang-baha. Pero nang panahon na yon ay tag-init. Pebrero, Marso, something ganyan. Yung Abril, yung talagang walang katubig-tubig. At wala rin kaulan-ulan. Pero bahang-baha raw. Hindi nakatawid ang mag-asawa. Dahil sa baha at madaling araw pa. Sabi natin, 4 o'clock ng madaling araw. So napagkasya nung mag-asawa na muwi na lang tayo at tayo ay maghintay na humupa ang baha. Siguro alas 6 ng umaga ay pwede na tayong bumiyahe. So bumalik ang mag-asawa, dumaan sa area na ito. Ayan nga yung may tubig na yan papunta roon sa kabila. Laking pagtataka raw nila, pagbalik nila. Tuyong tuyo ang ilog dahil summer nga noon, tag-init. Walang kasabaw-sabaw, pero nung alas 4 na madaling araw ay bumaba. So hindi daw nila maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagbaha para sila ay hindi makatawid sa ilog na ito. So may nagsasabi na sila daw ay tinulungan ng engkanto para sila hindi madiskirasya. Una, baka daw sila ay ma-accident sa sasakyan nilang jeep papunta sa palengke o ma-hold up sila. So hindi baling sila tinanghali, nakapagbenta naman sila ng gulay. Pero ang pinagtataka nila, bakit bahang-baha pero panahon ng tag-init? Yan ang isang kababalaghan na nangyari dito sa tulay ng mga engkanto. Yan ang tulay. Aakit naman tayo dito sa ibabaw ng tulay at ibang kwentong kababalaghan naman ang nangyari. Yan. Eh tayo. Pero bago ko nga pala umakyat, titingnan muna natin itong buga ng bignay. Napakarami. Ito, yan. Napakaraming bunga ng bignay. Punong-puno. Ayan pa. Punong-puno. Pwede kang manguha. Ito'y libre lamang. Isa rin ito sa prutas ng mga engkanto. Ang iba'y hilaw pa. Pero merong hinog na. Ayan. Kukuha tayo. Ito'y mataas eh. Pero nung bata pa ako, kumakain na talaga ako nitong bignay. Kaso lang, maasim. Ayan. Ito. Nakakuha ako ito. Ayan. Umakyat na tayo dito sa ibabaw ng tulay ng engkanto. Dabi po nuno, mga engkanto. Ako lang po ay magbablog. Ayan. Dito. Pakita nyo dito sa area na to, dati daw ay may sabukot na puti. Lumada po sa punong yan. Palipat-lipat lang. Pero, ngayon ay hindi na nakikita ang sabukot na puti. Kasi dyan, nandito ulit ako sa ibabaw ng tulay. May dala akong bignay. Ito, titikman natin kung anong lasa nito. Asim. Asim to. Prutas ng engkanto ito eh. Woo. Titingnan pa natin, marami pang bunga doon.
Ang puno sa aking likuran, yun. Ilalapit ang para makita ninyo. Kita ninyo yan? Napakaraming bunga ng bignay. Lalong-lalo na doon sa itaas. Hinog na, yun. Dami. Pero dito, hindi ito gaanong pinapansin. Pero sa ibang lugar, somewhere sa Ilocos, ginagawa daw itong alak. Yan. Lapit natin para mas makita ninyo. Pero puro hilaw pa kasi. Ang mga rutas ng engkanto. Ayon nga sa kwento ng mga tao dito, ay meron daw isang bangaw na tao na nagbabarabara ko na dumaan dito ng gabi na may dalang balisong. Yung balisong daw ay ipinorma pa. At ang sabi raw, pagtawid sa tulay na ito, mga engkanto, maglapasan kayo. Ayan! Meron na akong isang taong makakasalubong at mai-interview tungkol sa engkanto dito. Sandali lang. Wala si Tuper, siya ay lumaki na sa lugar na ito. Ano bang mga kababalaghan ang nakikita mo rito at naranasan? Para patunay na talagang totoong may mga lumalabas dito. Wala akong nakikita, paramdamang meron. Ay yung asong malaki. Ay, dun yun sa bandarong. Pero namamasyal ba yung aso dito? Wala nakakakita dito. Ah, doon. Eh, ano pa yung sabi mong kayo inatake ng malaking boses? Ah, dito yun. Ah, dyan. Anong sabi ng malaking boses? Sumigaw. Ah, di panakbuhan na kayo. Ah, yun pala. Eh, ano bang bibili mo? Pansit? Baka yung sababoy. Ah, wala, sige. Ingat ka dyan. Okay, ayan, si Tupero. Yun na nga, isa sa mga tao rito patunay na nakaranas ng mga kababalaghan. Ito na nga, balik na tayo uli doon sa taong nagbabarako na tumawid rito sa tulay na ito at isinasaltik dito yung ginaganya yung kanyang balisong na ganyan niya, iniingay niya ito at nagsisisigaw siya at sinasabing engkanto, lumabas kayo, nasaan kayo. So daladala daw niya yung balisong, lakad hanggang doon. Pagbaba niya sa area na yon, doon biglang may tumaplig sa kanya balisong. Tumalsik ang balisong niya at hindi na niya nakita at hindi niya na nakuha kung saan napapunta ang balisong. At ang tao sa takot ay kumaripas na ng takbo dahil sa kanyang paghahamon siya ay pinagbigyan ng engkanto. Hinataw ng kung ano ang kanyang kamay. At iyan na nga ang nangyari sa kanya. At siya ay habang pumupunta sa kanilang bahay, aray ko po, mayroon daw mga pumapalo sa kanyang binti, sa kanyang kamay, hindi nakikita. Nervyos hanggang sa kanilang bahay, sumiksik sa ilalim ng lamesa sa sobrang takot. At sabi raw ng mga kapatid, ano bang nangyayari sa iyo, para kang asong nervyos. Sumiksik daw sa ilalim ng lamesa at may pumahataw ng parang patpat o yung ano ng kawayan, hinahataw siya. At siya ay nasasaktan dahil naghamon siya, pinagbigyan siya ng engkanto. Yun ang isang mga kababalaghang nangyari dito sa tulay ng engkanto. Ang mga engkanto ay mababait. Kaya kailangan kaibiganin mo sila. Be engkanto friendly. Be maligno friendly. Para hindi kayo gawa ng masama pag kayo ay naghamon sa engkanto. Ngayon ay mag-aalas 6 na ng hapon. Ayon nga kay may amang atong sabi sa akin, yung matandang matagal nang naninirahan dito, ay magmasid-masid ka rito at baka sakaling makakita ka ng engkanto dito. Pero hindi ko naman sila gagambalain. Kaya yan, dito lang ako. At maganda ang para sa akin, hindi naman ako kinikilabutan, hindi naman ako natatakot.
magandang adventure story ang tulay ng mga engkanto na ito. Kaya kung sino man sa inyo ang gustong makaranas ng kababalaghan sa engkanto, maligno, kapre, tikbalang, white lady, asong sinlaki ng baka, pumunta lang kayo dito sa tulay ng engkanto para ma-encounter niyo din. Siya nga pala, ang aking pinsan na si Christian, doon sa may lugar na yan, yan, somewhere dyan, siya tuwing dadaan dito paggabi nung wala pa siyang motor, naglalakad pa lang sa dito. Siya daw ay naninigarilyo. Laging pinipitik ang kanyang sigarilyo. Tatlong beses niyang naranasan dahil ang aking pinsan na si Christian ay may third eye. So yung pangatlong pitik, nakita raw niya ay isang matandang lalaki na parang gusto siyang kausapin. Dahil ang nararamdaman ng aking pinsan ay gusto siyang maging engkanto friendly para siya ay manggamot. Pero hindi na raw niya pinansin. So dire-diretso na lang ang aking pinsan na dyan, movie na siya. So ngayon habang ako'y nagbablog, may pumindot ng aking sipi, biglang namatay at ako'y biglang kinilabutan. So nagparamdam sa akin, pero okay lang dahil hindi ko naman sila inaano. Ako ay nakikipag engkanto friendly lang habang ako ay nagbablog sa lugar na ito. So mga kasityo ko, gusto nyong maranasan ang mga babalaghan? Pumunta lang kayo. Yung! Yung! May nawot-wot. Yan. So, punta lang kayo rito. Mag-stay kayo rito. Para kayo ay makaranas ng kababalaghan dito sa tulay ng mga engkanto. Yan sa muli sa susunod pang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Story. Bye-bye!